Yo, what's up guys? Magandang araw mga kabakal. Sa araw na to, actual po natin ituturo ang grinder, ang angle grinder, kung paano ito gamitin ng tama. Based on my experience, at ito po talaga ang aking napatunayan ng safety ng paggamit. Depende po sa paghawak, kung paano nyo po hawakan at i-handle ang angle grinder, mapamaliit man, mapamalaki, mapamakapal o mapamanipis na millimeter ang inyong kakatingin. Ito po ang aking share sa inyo kung paano maging safety at umabot ng 8 years ang pagtatrabaho nyo sa barko. As far as I know, ang paghawak po ng grinder ay napakadelikado po na power tools sa lahat grinder po. Kasi ang bench grinder na ipapatong mo lang yung tubo or angle bar, tapos kakatingin mo lang ganun, hindi po yun masyadong delikado. Ito po, ito ang number one na delikado na power tools, angle grinder. So dalawa po ang klase ng angle grinder ang hawak namin ngayon sa deck ni Boson. So papakita ko po sa inyo, ito po ang ginagamit ni Boson dahil para po sa kanya, mas prepared niya po to. Depende po sa inyo, ito po ay Boss Original. So nakita nyo po, pati ang ating display or ang ating cutter po ang tawag dito, yung manipis, pang cutting po yan, ay Boss din po. So pareho po siyang matibay, hindi po siya bumibiyak basta-basta. Yan po, malaki po to, itong kanyang angle grinder. So ang ano nito, I think RPM niya, made in Germany, ang RPM niya 8,000. Ayan po, ayan, makikita niya dyan, 8,500 po, 21,000 watts po. Ayan ayan 220, tapos 21,000 watts, tapos ang RPM niya 8,500 per minute. Ganyan po to kabagsik itong Boss na grinder. Matibay po to, quality po. Ito po talaga ang ginagamit ng mga taga-deck kapag makakapal ang kinakating nila 20mm. Pero ito mas preferred ko gamitin, ito po ay local brand lang po. Wala po siyang name ng brand. Actually mayroon, ayan oh. Yan po. Bali, itong ginagamit ko ay lightweight lang, 1,800 watts lang po. Bali, 8,000 RPM niya po. 1,800 lang po ang millimeter niya per minute. Parang ang ikot nito ay hindi ganun kalakas, ganun kapwersa. So, ang masasuggest ko po sa inyo, sa mga baguhan, beginner, ingat po tayo sa paghawak ng grinder. Ituturo ko sa inyo yung proper na pag-cut dito, kasi dito number one po na ginagawa dito, lalo na kapag nasa heavy lift kayo, ay yung mag-dislacing kayo ng mga cargo, mga unlacing. Ayan ayan po, kikita nyo yan, mga kable na yan. Ayan, puputulin nyo po yan. Kaya po ako gagamit ngayon as a Peter dito sa barko, as a will train and experience Peter po. Dahil hindi po tayo pwedeng gumamit ng acetylene, oxygen para katingin yan. Actually, hindi naman po nila matibay na matibay. Dahil tingnan nyo naman po yung hinang nila. Halos konti lang. Mahihirapan lang tayo paluin yan ng hammer. Ito po, papakita ko po sa inyo yan later. After na makat po natin siya. Actually, hindi nyo po makakat yan eh. Tingnan nyo po Ipapakita ko lang sa inyo. Actual. Paano po ninyo maipapasok yan? Yung cutting disc dyan sa loob. Hindi nyo po makakating yan kasi H-beam po yan. So ang kailangan lang po natin gawin, ang mechanics lang po, ito lang po. Hatiin natin yan, itong pinaka-center niya po. Papatamaan natin ng at least hanggang dito. Katulad po ng ginawa ko, yan po. Inuka ko po siya. Tapos papaluin po natin siya ng hammer para matanggal. So naka, I think naka 16 na po kami ni Boson ng ganito H-beam. Marami pa po yan. 84 pieces po lahat yon, kasama na po yung maliliit. So yan po yung ating project. So papakita ko sa inyo guys kung paano ang
proper mga kabakal na pag-cutting. Ito po ay actual, hindi po ito yung nakikita nyo sa mga pangkaraniwang vlog na dinidemo lang po nila. Ano lang po yung sinasabi lang nila kung ano yung proper. Ito po actual, makikita nyo kung paano ko putulin to. Yan, yung thickness na yan. 8 mm po. Yung nasa gitna, 7 lang po yan. Yan, yung nasa gitna. Kasi ito lang naman, suporta lang naman po yan. Ito talaga ang bibigay dyan. Ito talaga magbibigay ng puwersa dyan sa mga H-beam. So ito po, papakita ko sa inyo. Sana panoorin nyo po itong video ko at kapupulutan nyo po ito ng lesson para sa mga gusto talagang matuto kung paano humawak ng angle grinder ng ganito. Ito, tawag ko dito medium size eh. Kasi yun yung XL eh. May large din po yan. So may small din. Small, medium, large po. Depende po yan sa RPM nya. Kung ilan yung RPM ng takbo nya. Ito naman, 220 volts naman to eh. Usually. Yan po ha. Ito hindi naman gano'ng kalakas. 8,000 lang po. Sinasabi ko sa inyo yung RPM nya. So ito, tignan po ninyo kung paano ang actual na pag-cutting. Sana malinaw sa video. Para at least kahit papaano makita nyo siya kung paano tinatastas unti-unti. Tsaka po natin papaluin ng hammer. Sige po, pakinggan po ninyo. Tignan po ninyo pala, I'm sorry. Sa mga marunong na po, mag-comment na lang po kayo dyan kung may mali ako. Kung para maitama nyo ako, di ba? Ganun lang po tayo, share-share lang po tayo ng mga experience. Ito po, actual po ito. Ito po yung tinatawag na realidad. Reality po, actual na trabaho. As a Peter, welder, 8 years na po ako dito sa barko nagtatrabaho pabalik-balik. At 3 taon po ako nagtrabaho sa land base sa Japan. So, ito po, safe po itong ginagamit. Kompleto pa po yung sa 2, 3, 4, 10 pa po ang andaliri. So, safe po ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. At yun naman ang din ang ginagawa at ang mga sinasuggest ko sa mga sumasampa ng mga bago lang din ng mga OS, AB, or even Peter na mga kagaya po natin. Kung paano po ang talagang proper na paggamit. Hindi po naman natin to mahirap katingin kung pwede lang cutter eh. Kung acetylene gas, so tastasin ko lang yan. Konti lang, tapos tanggal na yan, tapos sabay ka grinder. Eh ngayon hindi po, ibang case po tayo ngayon. Sa Evelip, hindi po uso yung kakatingin mo ng cutter grinder yan. Talagang cutter acetylene dito, manual. So, execute na po natin. Tanurin po natin kabakal para meron po tayong matutunan.